Ano? Di ba siya ngayon babae? Hanggang ngayon, nagigilty ka pa rin. Pwede ba, Paolo, kalimutan mo na yung nakaraan? Tuloy, sino-sinong babae na pagkakamalan mo? Ano? Makakahinga ka na ng maluwag. Hindi siya yung babaeng inaakala mo. Sa'yo. Kanina pa silang tawag ng tawag. Alalak-alala kami lahat sa'yo. Talaga? Ano magklaseng tanong niyang Katrina? Nagtataka lang ako. Kung talagang nag-aalala ka, bakit parang may kasiyahang nangyayari dito? Ano bang sineselebrate nyo? Pare, nakita mo mabuti mukha ni Marisa? Nakita ko. Wala kang dapat ipangamba. Sigurado ka ba hindi si Marisa yun? Eh, paano naman ako magkakamali? Akong dumampot ng babae ng gabing yun. Oo nga, pare. Pero... Paolo, relax. Relax. Paolo, kalimutan mo na nakaraan. Tapos na yun, wala ka nang magagawa para mabago yun. Amir, malaking kasalanan ang ginawa natin ng gabing yun. Ikaw ba? Pinagsisisihan mo ba nangyari? Siyempre. Kaso nakaraan na yun eh. Wala na akong magagawa. Alam mo kung pwede natin gawin? Tumahimik, kalimutan yun. At subukan natin mabuhay ulit. Ano kung may makaalam? Walang makakaalam. Paolo, hindi tayo nakita ng babae na yun. Hindi tayo kilala. Wala kang dapat ikatakot. Hindi mo na siya makikita yung babaeng dinampot natin ng gabing yun, ha? Tandaan mo yun, Paolo, ha? Sino nga to? Wala akong panahon para mapaglokohan. Isang matagal mo ng kaibigan. Leo, kailangan natin magkita. Mayroon ako importanteng sasabihin sa'yo. Paano mo naman naisip na interesado ko sa mga sasabihin mo? Dahil tungkol to sa kapatid mo, kay Katrina. Hindi. Tulad ng sinabi ko, wala pa rin akong panahon para sa'yo. Ayaw nga pala. Busy-busy kang tao. I'm sorry. Sa susunod, hingi akong appointment sa sekretarya mo, ha? Kamusta na nga pala sekretarya mo? Are you satisfied with your performance? Ano ba ang sineselebrate nyo? Oh, Katrina, kasi birthday ni Shirley. Wala naman siyang kumag-anak sa bayan nito. Wala naman siyang kaibigan. Iban sa akin, kaya naisipan kong biyang siya ng maliit na handa.
Pero iha, ano bang nangyari sa'yo? Ang tagal mong nawala. Na-aksidente ako. Nawala ng preno ang sinasakyan ko. Oh, Diyos ko. Nasaktan ka ba, Katrina? Hindi. Mabuti na lang mahusay ang driver. Hindi siya nagpanik at naligtas kaming dalawa. Katrina. Ganun rin ang ginawa nila sa sasakyan ko. Sinira ang preno para maaksidente ako. Palagi ko, isang tao lang may kagawa nito. Katrina, hindi na biro ito. Disidido ang ating kalaban na hindi siya titigil hanggang mapatay tayong lahat. Oh, Leo! Pare, long time no see! Ano? Sabi ha? Ano naman itong namabalitaan kung ikakasal ka na raw? Oo. Pare, hindi ako nakalusot eh. Isasakal na rin ako katulad mo. Have you met my wife, Marisa? Marisa, this is Emil. Napakilala na kami kanina ni Paolo. Ah, ganun ba? This is Marie, at saka si Lina, mga kaibigan ng anak namin. At ito namang cute na little girl na to ay aming prinsesa, si Ella. Ella, this is Tito Emil, isa sa mga best friends ko. Kamusta naman po kayo? Hi, Ella. So, mas nagkakilala rin tayo. Sino naman yung unlucky girl na ikakasal sa'yo? Office mate ko. Maganda, sexy. Ron, lalo mo lang pinahihirapan yung sarili mo eh. Intindihin na lang natin, igalang na lang natin yung desisyon ni Jenny. Madali lang naman para sa inyo yung sinasabi niyo eh. Kasi hindi nyo nararamdaman ko, hindi nararamdaman ko ngayon. Para na nga akong tanga. Habol ako ng habol sa babae, pinaglaanan ko ng panahon. Akala ko makakasama ko habang buhay. Mahal ko siya eh. Bebe, yun ang nararamdaman ko. Kahit kailangan ko maghintay. What? Kahit kailangan ko dumanas sa maraming sakit. Gagawin ko. Kasi big mahal ko siya eh. Mahal ko. Kalarin nga. Tulog na tayo. Ella, sandali. Ella, hindi mo ba talaga ako kayang tanggapin bilang kaibigan? Parang tayo magiging magkaibigan? Eh, pinatay mo si Tweety. Ella, maniwala ka sa akin. Hindi ko pinatay ang ibon mo. Hindi ko naman kayang gawin yun eh. Sinungaling! Alam mo ang totoo! Sinasabi ko ang totoo, Ella. Please. So,
makipagbati sa'yo. Gusto ko maging magkaibigan sana tayo, Ella. Magkapamilya tayo. Parang pinsan ng turing ko sa'yo. Kahit ampun ka lang ni Tito Leo. Halika na rin na matulog na tayo gabi na. Maaring isolated incident lang ito. O kaya, walang connection to dun sa kaharasan na nangyari sa ibang pamilya natin. Hindi ka nakakasiguro. Mag-ingat ka. Likutub ako. Magagawin sa'yo lahat na nagawa sa akin. Ano ibig mong sabihin? Hindi ba? Sinira ang preno ng kotse mo. Tulad ng kotse ko. So, coincidence lang siguro. Maaari. Pero paano kung tama ako? Isang araw, maabutan mo sa parking lot ang mamatay tao na yon. At walang awa, pukpukin ka sa ulo ng paulit-ulit. Nakalimutan mo bang nangyari kay Lucy? Gusto mong gawin sa'yo ang nangyari sa Lucy? Paano yan, Katrina? Pakilala ba nila yung boses mo? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nalang kontakin si Leo eh. Oo, lumitaw na si Katrina. May konting aksidente, pero buhay siya. Pauwi na daw siya. Sige. Bye. Ako yung class natin na Feeman, di ba? Parang umasok ka, tapos may LBM ka, parang nangangamoy ka doon. Kaya yung crush mo parang inaamoy ko. Parang natatala ako na yan. Siya yun, hindi ako yun, di ba? Pare, huwag mo dito na yun. Sino sinisisi talaga ni Ella? Oo, lagi na lang ako ilalagay sa adjet. Wala ko pang ginagawa siya. Ha 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 ha
go. Manamana ay, sa'yo. Ayun. Di ba? Ano, minum ko muna. Marisa? Thank you.